Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikalabing tatlo sa buwan ng Setyembre taong 2016. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, Vice Governors League Quarterly Executive Council Meeting idinao sa lalawigan. LTO Calapan District Office lumipat na sa Barangay Tawiran. At sunog sa Barangay Kamilmil, 7 pamilya ang nawala ng tahanan. Sa detalye ng ating mga balita, 8 vice-gobernador mula sa iba't ibang probinsya at opisyales ng Vice Governors League of the Philippines ang dumating sa lalawigan para sa kanilang quarterly National Executive Council meeting. Ito ang unang paglabas ng liga sa mga probinsya sa taong 2016. Layo ng naturang pagpupulong ang balangkasin at ilatag ang kanilang mga gawain sa looban ng 3 taon nilang panunungkulan sa liga. Lalamanin ng kanilang programa at proyekto ang mga advokasya ng liga, kabilang ng pagsusulong ng mga amendments ng Local Government Code, issues on federalism, at ang ilan pang usapin na magsusulong sa proteksyon, kapakanan at karapatan ng mga mamamayan. Ginanap ang planning session ng mga vice-gobernador sa isang resort sa bayan ng Puerto Galera. Ayon kay Vice Governor Hermelito Dulor, ipinagmamalaking niya sa mga kasamahang vice-gobernador ang istruktura ng batasang panlalawigan. Ganun rin ang pagiging ISO certified nito na nangangahulugan lamang na umaayon sa international standards ang mga transaksyon at ang prosesong panglehislatura ng sanggunian panlalawigan ng Oriental Mindoro. Nakakatuwa kasi noong 2012 dito ginawa yung National Assembly ng Vice Governors League at ngayon bumalik ulit sila. Nangangahulugan lamang na nagtitiwala sila at natutuwa sila sa probinsya natin kasi imagine mo, every term ko bumabalik sila ng Oriental Mindoro. So ang ibig sabihin, ang Oriental Mindoro ay nagiging maayos na venue for the League of Vice Governors to craft policy innovations and magkaroon kami ng planning para na din sa mga isinusulong naming advocacies on the national government. Kabilang sa mga bumisitang opisyales ng Vice Governors League, sina LGVP President Vice Governor Tony Pet Albano ng Isabela, former President Vice Governor Leonides Fausto ng Cagayan, Vice Governor Karen Agapay ng Laguna, Masbate Vice Governor Kay Reville, Aklan Vice Governor Rimaldo Quimpo, Capiz Vice Governor Esteban Contreras, Leyte Vice Governor Carlo Loreto at si Misamis Oriental Vice Governor Jose Marie Pelaez. Si Vice Governor Bonz Dolor ay naglilingkod sa liga bilang chairman sa kanyang ikalawang termino. Kasabay ng pagiging chairman ng naturang liga, nahirang rin ang vice-gobernador bilang National Treasurer ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP. Samantala, regular holiday o walang pasok kahapon sa lahat ng antas ng paaralan, maging sa trabaho, pribado man o nasa gobyerno. Ikalabing dalawa ng Setyembre bilang pagdiriwang at pakikisa sa selebrasyon ng Eid al-Adha o ang Feast of Sacrifice ng mga kapatid nating Muslim. Batas sa pinalabas na Proclamation No. 1129, itinakda ang araw ng Eid al-Adha base sa Islamic calendar at deklarasyon ng Saudi Arabia Highest Religious Authority. Sa lungsod ng Calapan, mayroon tayong mahigit na 500 pamilya na bumubuo sa Muslim community at 4 na mosque na nasa mga barangay ng Pachoca, Wawa, Lalud at Silunay. Ang Eid al-Adha ay pagunita rin nila sa ginawang sakripisyo ni Prophet Abraham. Ito rin ang pagtatapos ng Hajj sa Mecca, Saudi Arabia. Isa itong Islamic pilgrimage kung saan ay sinasabi ang obligasyon ng isang Muslim ang makasama sa Hajj at makarating sa Mecca. Bilang simbolo ng kanilang selebrasyon, naghanda ang ating mga kapatid na Muslim na sama-sama nilang pinagsaluhan. Matapos ang panalangin at pagsasalo, ang ilan ay nagtungo sa dagat para sa isang masayang outing, habang ang iba naman ay piniling idaos ang kanilang kasiyahan sa kani-kanilang tahanan lamang. Magbabalik po ang TVNet Newsline.
Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisapatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Opisyal nang lumipat sa kanilang bagong tanggapan sa Barangay Tawiran, Lungsod ng Calapan, ang LTO Calapan District Office nitong Sabado. Ikasampu ng buwang kasalukuyan at matapos ang long weekend, balik normal na ang kanilang operasyon araw ng Martes, September 13. Bagamat nasa adjustment period pa rin sila, bakas ang kasiyahan kay District Chief Merwin Kitain sa pagkakaroon nila ng bagong tirahan. Anya matapos matanggap ang memo na maaari na silang lumipat ay kagad silang naghakot ng mga gamit at sinamantalang kawalan ng pasok upang makapag-ayos. Holiday nga naman eh, so medyo nakapag-adjust kami ng mahabang panahon para makapag-transfer. Ngayon nga, Tuesday, ito operational na itong aming opisina dito sa Barangay Tawiran. Actually, isa sa pinakambagong building dito sa atin. This is a deed of donation ng private person, dinonate yung lupa sa kanyang building niya. Sabi ko lang, this will be an advantage on our part. Just imagine na yung sa dating building namin na talaga namang papansin mo medyo masikip. Dito, marami pa ang kanyang expansion. Kumbaga hindi kami magiging traffic congestion sa magiging cause of traffic. Siguro napapansin niyo ito na medyo talagang kami na traffic doon. So, para sa akin, this is a big advantage for us. Dalawang palapagan na sabing gusali dahil makakasama nila dito ang LTO Mimaropa na silang ookupa sa second floor. Higit na maluwang lalo na sa parking area para sa mga sasakyan kaya't mas sistematiko anya ang magiging daloy ng mga ito. Sa pagkakaroon ng moderno at sariling gusali, asahan anyang mas maganda pang serbisyo ng kanilang ahensya sa mga Mindoreño. Sinasabi ko siguro, pag-expect ng magandang, mas magandang servisyo pa. Actually, maayos naman nakapag-servisyo sa luma. Kumbaga, pag binigyan kami ng isang mas magandang opisina, i-adapt namin yung mas maganda pa din lalo. Pero for the meantime, siguro this is an adjustment period pa. Hindi naman natin mabibigla yan. Kahit naman sino na mapalipot sa isang lugar, na nare-relocate, may adjustment na gagawin. So, hinihingi ko pa rin ang pangunawa ng ating mga kababayan na sana ay pagbigyan pa kami ng ilang pamang para makapag-adjust kami, para ma-improve pa namin yung servisyong dapat namin ibigay sa kami. Samantala, bagamat hindi kaagad nalaman na lumipat na pala ang LTO Calapan at nagtungo pa ang ilan sa kanilang dating tanggapan sa Barangay Salong, ikinatuwa naman ng mga kliyente ng LTO ang kanilang bagong lokasyon. Malayo, kasi kami nang galing doon kanina, hindi namin alam na nakalipat na dito. Tapos ang tagal ng biyahe namin, napaka-traffic. Nakataya doon sa kabila. Nandito na, di okay na rin dito. Okay. So, muling ipinababatid ni District Chief Merwin Kitain sa mga Mindoreño na mula ngayong araw ay sa Barangay Tawiran na sila magseserbisyo at wala nang transaksyong magaganap sa kanilang dating opisina sa Barangay Salong. Isang magandang pagkakataon na rin po ito para ipabot sa ating mga kababayan dito sa ating dalawigan ng Mindoro, hindi lang dito sa siyudad ng Calapan, na ang tanggapan po ng Land Transportation Office ay formal na lumipat dito sa aming bagong tanggapan dito po sa Barangay Tawiran sa may 12 Casa Bill Compound, katabi po ng MMG. Doon naman po sa aming inalisang opisina ay may nag-advertise po dito naman kami po lumipat sa dito. At saka available po dito lahat ng services na kinakailangan namin sa opisina sa aming transaction. Samantala, sa ibang balita,
dalawang bahay ang natupok at dalawa pa ang partially damaged na naganap na sunog sa Sisyo Viva Pagasa, Barangay Camilmi, Lungsod ng Calapan, bandang 1:35 ng hapon, ikalabing isa sa buwan ng Setyembre. Ayon sa report ng BFP Calapan Station, malaki na ang sunog nang itawag ito sa kanilang istasyon. Agad silang rumesponde kasama ang Public Safety Department at ang Tamra Fire Volunteer. Mabilis na natupok ng apoy ang bahay ni Gaylord Nituma kung saan sinasabi na nagsimula ang sunog. Ilang minuto lamang agad ring natupok ang katabi nitong karinderya na pag-aari ni Victoria Sardenya. Hanggang sa nadamay na rin ang mga katabing bahay nito na pag-aari ni June Martomeldon at Lando Dinglasan. 7 pamilya ang nawalan ng tahanan habang tinatayang nasa 250,000 pesos ang pinsala na idinulot ng sunog. Ganap na alas 3 ng hapon, idineklaran ang fire out sa lugar. Wala namang naiulat na nasawi o lubhang na sugatan. Samantala ay naman sa ilang residente, sinasabi na nagsimula sa pumutok na electric fan ng sunog kung saan ay nag-overheat ito. Patuloy naman ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Calapan Station at ang muling pagpapaalala sa publiko na ingatan at suriin ang kondisyon ng mga electric appliances na ginagamit. Roll! Antabayan na ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. Up to 1 MB, 999 pesos per month. Up to 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Espesyal ang naging pagdiriwang ng 115th Police Service Anniversary sa Police Regional Office Mimaropa dahil mismong ang PNP Chief na si PDG Ronald Bato de la Rosa ang naging panauhin. Ang mga kaganapan sa kanyang pagbisita sa ulat ni Mel Francisco. Bumisita si Philippine National Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa Police Regional Office Mimaropa bilang panauhing pandangal sa pagdiriwang ng 115th Police Service Anniversary, ikawalo ng buwang kasalukuyan sa Camp Efigenio Navarro, Barangay Suki, Calapan City. Mainit na sinalubong si General de la Rosa ng mga opisyales at kapulisan ng pro-Mimaropa sa pangunguna ni Acting Regional Director Police Chief Superintendent Wilben Mayor. Gayun din ng mga hepe ng iba't ibang tanggapan sa Mimaropa at mga halal na opisyales sa mga lalawigang bumubuo dito. Karamihan mula sa Oriental Mindoro sa pangunguna ni na Governor Alfonso Umali Jr. at Vice Governor Yumerlito Dolor. Tampok sa selebrasyon ang paggawad ng pagkilala sa ilang PNP units, police, local chief executives, local government units at civilians kung saan personal na ipinagkaloob ni General de la Rosa ang parangal. Kabilang sa mga unit awardees, ang Marinduque PPO bilang Best Police Provincial Office for calendar year 2015, Gasan Municipal Police Station bilang Best Municipal Police Station,
Oriental Mindoro Police Provincial Office na tumanggap naman ng mga sumusunod na pagkilala. Recognition for unit that accounted the most number of loose firearms during election period. Recognition for unit that accounted the most number of loose firearms for calendar year 2015 at recognition for the most number of arrested person on upland double barrel. Occidental Mindoro PPO at Romblon PPO na pinagkalooban naman ng recognition for unit with the least number of election-related incidents at Palawan PPO. Recognition for the unit with most notable accomplishment in the campaign against wanted persons for calendar year 2015. Samantala sa individual awardees, tumanggap naman ng pagkilala sina Police Senior Superintendent Florendo Kibuyen, Best Senior Police Commissioned Officer for Administration, Police Superintendent J.C. Stolentino, Best Senior Police Commissioned Officer for Operations, Police Inspector Markson Almirañez, Best Junior Police Commissioned Officer, SPO2 Lloyd Mendoza, Best Senior PNCO, PO3 Samuel Montesa, Best Junior PNCO, NUP Zenaida Palima, Best NUP on Supervisory Level, at NUP Julius Achenza na Best NUP on Non-Supervisory Level. Local Chief Executive Awardees naman sina Romblon Governor Eduardo Firmalo, Palawan Governor Jose Alvarez dahil sa kanilang laban sa illegal drug trade, at Oriental Mindoro Governor Alfonso Umali Jr. sa kanya namang suporta sa konstruksyon ng RPSB headquarters na sinira noon ni Bagyong Nona. Kinilala rin ang kapulisan ng pamahalang bayan ng Bansud sa Oriental Mindoro dahil sa donasyon nitong mahigit 8 ektaryang lote para sa PRO Mimaropa Regional Training Center. Gayun din ang lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa City, Palawan na nagkaloob naman ng 10 milyong pisong budget sa Puerto Princesa City Police Office. Huli naman pinarangalan ng civilian awardees na sina Judge Manuel C. Luna Jr., Executive Judge ng Regional Trial Court Branch 39, kung saan tinanggap ni Attorney Jennifer Uy ang kanyang parangal. Oriental Mindoro Provincial Prosecutor Attorney Josephine Olivar at Jerry Alcaide sa larangan naman ng pamamahayag. Samantala, sa kanyang mensahe, binati ni General De La Rosa ang pro-Mimaropa, saan niya'y masigasig na implementasyon nito ng programa kontra droga. Ngunit binigyan din ng opisyal na malayo pa sila sa pagtatapos ng kanilang kampanya. Nakikita ko na masigasig ang pagpapatupad ng pro-Mimaropa sa ating Project Double Barrel, laban sa droga. And I congratulate our personnel here for doing a good job, especially those who continue to courageously risk their lives and face the dangers of running after the drug lords who are oftentimes armed and dangerous. Binabati ko rin ang mga personnel na binigyang parangal ngayon para sa kanilang mahusay na paglilingkod sa bayan. Ipagpatuloy ninyo ang magandang serbisyo at sana ay magsilbing ehemplo kayo sa lahat ng mga kasama natin dito at pati na rin sa ibang police units sa buong bansa. Ito ay muling patunay na ang PNP ay binubuo ng mga magigiting at magagaling na police at civilian employees. Kayo ang ating mga bagong bayani. Aniya pa ay kinatutuwa niyang dahil sa kanilang kampanya kontra droga ay bumaba ng 50% ang crime volume sa bansa. Ngunit nalulungkot rin aniya siya sa pagkalagas ng mga matatapang na tauhan ng PNP dahil sa kanilang laban. Dito, pinayuhan niya mga kabaro na maging alerto at maingat sa bawat operasyon dahil hindi aniya biro ang kanilang kinakaharap. And the good news is that the crime volume has significantly gone down by almost 50% since we started this war against crime and illegal drugs in the country. That's a record low sa history ng Philippines. Significant drop of 50%. The sad part, however, is that we also continue to lose our men in this war. Bilang ama ng organisasyon ito, ang mamamatayan ng kahit isang pulis lang sa anumang operasyon ay masakit sa aking loob. For me, one policeman killed in any operation is still one too many. So again and again, let me remind you to remain extremely cautious in going against these drug personalities. These are armed men who do not think twice about killing others to save themselves.
under illegal drug trade. Sa 6 na buwang ibinigay ng Pangulong Rodrigo Duterte upang wakasan ang problema sa illegal na droga, halos 4 na buwan na lamang 6 ang natitira. At dahil dito, magdo-double time sila ayon sa general. Kung kinakailangan 6 ang hindi sila matulog, makamit lamang hangarin ng Pangulo ay kanilang gagawin. Double time, kung pwede mong matulog, huwag matulog. Lahat ng mga commander sa atin, pwede huwag kayo matulog, huwag kayo matulog. Basta double time, triple time, hindi po. Ating magic double barrel. Samantala, naglaan rin ng panahon si General De La Rosa upang mag-ikot sa ginagawang Regional Headquarters Building. Tingnan ang kanilang bagong SWAT equipments at ang ginagawang Raid SOT, Regional Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group Building na pawang nasa Camp Efigenio Navarro. Mel Francisco, TVNet, Newsline. Samantala, magiging epektibo lamang ang kampanya kontra droga kung may patutupad rin ang kampanyang ito sa hanay ng pulisya. Ito ang binigyang diin ni PDG Ronald De La Rosa, Philippine National Police Chief. Ang nasabing pahayag ay kaugnay ng kanilang ginagawang internal cleansing sa loob ng PNP kung saan ang mga pulis na sangkot sa illegal drug trades ay nais anyang matanggal sa kanilang organisasyon. Binigyang diin ng opisyal na dapat maging mabuting modelo sila sa mga mamamayan at hindi anya kukonsintihin ang mga pulis na masasangkot sa illegal drugs. We can only be completely effective in our campaign against illegal drugs in the community if we first win the same campaign within our ranks. Kaya maging mabuting ehemplo kayo sa ating mga kababayan. Sabayan natin ang pagbabago na sinusulong ng ating mahal na Pangulong Duterte at ito ay ating bigyang buhay sa pamamagitan ng pinag-ibayong serbisyo. Habang ako pa ang inyong PNP chief, I will never tolerate any personnel from our organization na magiging patong sa sindikato, na magiging patong sa droga, cadres o protectors ng droga, o sila mismo ang nagbibinta ng droga. I will never tolerate that. Kung meron man sa inyo dito ang gumagawa niyan, please stop it immediately. At talagang pipersonalin ko kayo. Dagdag pa ng general, determinado siyang tapusin ang laban kontra droga. Hindi anya siya natatakot dahil nais niyang ibalik ang magandang imahe ng kapulisan. Hindi ko po pinapangarap na magiging CPNP. Hindi ko ito inambisyon. Yung ating presidente ay hindi nagarap na maging presidente. Pinipilit na maging presidente. So ngayon, I take this to mean na ito ay desisyon ng po may kapal. At ako ay binigyan ng misyon ng ating mahal na Panginoon na tapusin itong problema natin sa droga. Kaya ganoon na lang po aking determinasyon na tapusin talaga ito. Isang bisis lang kung mag-CPNP. Never again after this. Kaya I will give it all. Kakampi natin ang Diyos. Okay, matakot. Tapusin natin itong laban nito. Ibalik na natin ang magandang imahe ng kapulisan. Yan po ang pinaka-importante. Tayo magserbisyo ng galing sa puso at talagang hindi ka mapapagod. Pag kayo'y nagserbisyo para magkalaman ang iyong bulsa, kayo'y mapapagod din at kayo'y masisira. Samantala, inatasa naman niya ang mga pulis na magsagawa ng mas marami pang checkpoints, palakasin ang police visibility at seguridad upang maiwasan na maulit sa ibang lugar ang pambobombang naganap sa Davao City. At this point in time, I want our troops to be even more alert and vigilant against all forms of crime and terrorism following the recent bombing incident in Davao City. We do not want similar incidents to happen in this region or elsewhere in the country. It does bear in mind that we are not only after the illegal drug trade and drug lords. We are after all kinds of lawless elements who seek to sow fear and terror in our communities. In the face of the President's declaration of a state of lawless violence across the nation, let us further raise our vigilance with more surprise checkpoints
In addition to the regular checkpoints, increased police visibility and security checks. It is our duty to keep our countrymen safe from these evil elements, so let us make sure to give our best in fulfilling this duty. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Apat na contingent na kumakatawan sa walong distrito ng bayan ng Lauhan ang lumahok sa taunang inaabangang The Balistihit Festival 2016. Ang The Balistihit ay hango sa mga salitang dalag, bangus, banglis, tilapia at hito na matatagpuan sa mayamang lawa ng Lauhan. Tampok ang The Balistihit Festival sa araw mismo ng kapistahan ng bayan. Una nang nag-perform ang Doroteo Mendoza National High School ng Districts 1 and 2 na sinundan ng mga mananayaw ng San Agustin National High School mula sa Districts 3 and 4. Ikatlong contingent ay mula sa mga paaralan ng Comehai at ng Apito National High School at kumatawan sa District 5 and 6. Ang tatlong grupo ay tumanggap ng tig 30,000 piso bilang consolation prize. Sa apat na kalahok, angat ang naging performance sa mga mag-aral ng Evangelista at Aurora National High School mula sa Distrito 7 at 8 upang tanghaling kampiyon ng Balistihit Festival 2016. Nag-uwi ang mga ito ng cash prize na nagkakalaga ng 70,000 piso at trophy. Samantala, nagbigay rin ng mga special awards ang komite sa mga kalahok tulad ng Best in Props and Costume na nakuha ng Districts 3 and 4 at ang Best in Concept na iniuwi rin ng Districts 7 and 8. Bawat special award na may katumbas na 10,000 pisong cash prize at 10,000 pisong halaga rin ang natanggap ng bawat kalahok bilang cash assistance mula sa pamalang bayan ng Lauhan. Ayon kay Mayor Mark Marcos, ang The Balistihit Festival ay isang pagpapatunay ng patuloy na pagsulong at pagbangon ng kanilang bayan mula sa pinsala na dinulot ng nakaraang kalamidad. Taon-taon ay higit-anyang gumaganda at humuhusay ang bawat pagganap ng mga contingent. Patuloy ang kanyang paanyaya sa lahat na silipin at dayuhin ang kanilang bayan na kinikilala na ngayon bilang agritourism destination sa lalawigan. Ngayon po ay sinasagawa ang aming Balistihit Festival. Isa pong pagpupugay para po sa bawat Lauhenyo. Isang pagpupugay para sa aming mga magsasaka, sa aming mga mangingisda. Lalong-lalo na doon sa aming mga barangays na nandun sa Lauhan Lake. Kaya po inaanyayaan ko po ang lahat. Makisaya po tayo sa Balistihit Festival sa Bayan ng Lauhan. Dito lamang po sa Bayan ng Lauhan makikita ang Balistihit Festival. Maaaring nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline Staffing Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 04-3288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joan Perez Alberto na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.